Hello. Super Mario. Welcome po sa Tech not. Okay. Anong memory verse natin ngayon? John 3:16. Ano nga? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya't binigay niya ang buntog na anak, kaya sino man sumumpatalaya ay hindi magkaroon. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggang. Hanggan. Sumampalataya. Sumampalataya. Ayun. So, good evening po. How was your love day? Bukas pa daw eh. But you know what? Sa Christian eh, pwedeng love every day. Kasi, di ba, God is love. And if God is in you, therefore, every day is love. Yan. Pero sa totoo lang, may mga panahon po talaga na parang iba yung atmosfera na po. Kaya there is no such thing na perfect talaga lagi ang buhay. Gusto ko lang po mag-share ngayon patungkol sa pag-ibig. Ang love, ang word na love is very ano po, powerful. And at the same time, parang misuse na rin po. Ang gas-gas na gas-gas. Kahit saan na lang kasi ginagamit yung love eh. Kahit sa pagkain, I love this food. Kahit sa mga leisure, I love biking. Pero sa Bible po kasi, ang love ay napaka ganda ng kanyang pakahulugan. Sa Greek word, ang love ay may apat na kahulugan. Yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa pamilya, may erotic love at saka yung divine love. At yung divine love ay yung pinaka the most ideal at saka ang tawag po doon is agape love. Na kung saan ay failure po tayo mga tao sa ganun. Pero si Lord hindi failure pagdating sa bagay na ito. He demonstrated his love sa tao. Even we will yet still sinners, sabi sa Bible. Romans 5:8. Yung binanggit ni Miguel kanina sa John 3:16 is yun po talaga ang scope ng love na yun ay buong mundo. O God so loved the world. Ngayon po, ang tao na naniwala kay Kristo at kinikilala na mayroong Diyos na Diyos na pag-ibig, God is love, sabi sa Bible, siya din po ay tinuturuan na mag-umibig ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Basahin ko po sa inyo yung love chapter sa Bible. Alam po ng marami to, especially Christians, ano po, First Corinthians chapter 13, hindi na po natin patatagalin. Ganito po ang sinasabi, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, wala or para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o kumpiyang na maingay. So, hindi po batayan yung magaling ka magsalita. Sabi niya nga dyan, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao o ng mga anghel. Ibig sabihin, napaka-well-rounded natin. Humanly speaking, even biblically speaking, napaka-vocal natin at napaka-fluent natin. But then, if we have no heart or wala po tayong love, sabi nito, isang I have nothing, sabi sa English translation. Opo, I have nothing, sabi sa English translation. But do not have love, I am only a resounding gong or clanging cymbals. Nag-iingay lamang po ako. Tapos sabi pa dyan sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga,
kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at ng lahat ng pananampalataya, ano pa't makapaglipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yung mga, kumbaga sa ano, napaka-super spiritual na po. Kasi marunong siyang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Tapos marunong siyang umunawa ng mga mystery. Sabi pa dyan, kaalaman ng pananampalataya, may faith din siya na napakalakas ng kanyang faith. Kaya daw ilipat ang bundok eh. Ibig sabihin, yung faith niya ay ganoon. Pero wala naman akong pag-ibig, sabi niya, wala akong kabuluhan. I am nothing. And so, ibig kong sabihin, ang love ko talaga ay dapat naghari sa lahat. O siya talaga ang pinaka mataas na basihan ng tao ng tao. Opo. So, napakaganda po nito, tulad nung sinasabi sa verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Imagine that, napaka-strong ng mga word, ano, ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, ialay ang katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala naman akong mapapala. So, ibig sabihin talaga, yung mga tao, pwede silang mag-dedicate ng ganang sarili sa isang advocacy o isang anong tawag dito, samahan. Ngunit wala namang pag-ibig. Ito ay wala din, sabi doon. Kasi sabi niya, ipamigay ko man ang aking ari-arian. Okay, so ganun po yon. Verse 4. First Corinthians, ha? Chapter 10, verse 4. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Ayan. Matyaga po ba? Sa asawa, sa kapatid, matyaga po ba? Opo, matyaga. Or madaling mapagod or madaling sumuko. Kung may pag-ibig po tayo, alam po natin ito eh. Yung kung in love talaga yung tao, ay hahamakin din ang lahat eh. Opo. Yung sa tamang pagka in love ah. Eh minsan kasi ginagamit natin yung love kahit sa bawal. Halimbawa sa adulterous kind of relationship. O yung pakipagpipan doon sa mayroong ng pananagutan. Eh maraming gumagawa ng ganun kasi at nananaig po yun na sabi nila ay pag-ibig. Hindi po pag-ibig yan. Yan ay tawag ng laman. Kasi alam na po natin na mali yan. Yan ay kasalanan. Okay, may mga kabataan, ganyan din. Maging mga matatanda, ano po, na ipinagpipilitan na sila i-in love kahit sa bawal na paraan o bawal na tao. So, tandaan po natin, ang love daw ay matyaga, magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas. Hindi maiinggitin. Eh, uso naman po sa atin yun eh, at madarami sa atin minsan yung guilty, maingitin po tayo sa mga napapala ng iba instead of praising God and makipagsaya ka dahil sila ay pinagpapala, ikaw ay karoon ng inggit sa kanila. Diba, dapat magsaya tayo kasi pinabless yung ating kapitbahay, yung ating kapatid, instead of maingit ka. So, masama pong ano yon, masamang feeling po yon. Pakiramdam yung inggit ano po. Pag inggit daw pikit eh. Hindi magagalitin, hindi makasarili. O tingnan niyo, hindi magaspang ang pag-uugali, not rude. Rude, you know, hindi makasarili. Yon ang love, hindi makasarili. Eh, parang ano, selfless. And ano po siya, tinitingnan mo po talaga yung welfare ng iba. Opo. Hindi po ibig sabihin ay pinapabayaan mo ang iyong sarili. Pero kasi may mga pagkakataon na parang wala tayong pakialam doon sa pangangailangan ng iba o sa nararamdaman ng iba. And hindi po natin masabing love yun. That is selfishness. But true love is selfless. Ano po? Hindi magagalitin. Ayan. Opo.
Ba't ka nagagalit? Kung mahal mo. Ang iba naman po yung konteksto, ang pagkagamit, ano po. Dahil love mo, pinapagalitan mo siguro. Hindi yung nagagalit ka. At yung pagkagalit mo ay mayroong rason. Ipaliwanag lamang, baka misinterpret din naman po. Okay, mapagtanim ng sama ng loob. It does not keeps record of wrong. Yung ano, alam niyo nangyayari po ito sa kahit sa mga magkakapatid, mag-aasawa, yung ungkatan na nilipasan na yung kung ilang dekada, kupong-kupong na, tapos pagka may nag-spark na medyo misunderstanding, ikaw kasi, ikaw nga nung una eh. Oh, di po ba? Eh di ungkatan, hanggang umabot yun sa mga kalululuha natin, yung ungkatan na yan. Eh ganun din naman sa politika, ungkatan, ano po. Hanggang ngayon, ungkatan, ano po. Bantayan po natin yon. Sabi pa po dito, hindi magaling, hindi mapatanin yung sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama. Ayan, makikita po natin na hindi kakonformi. Kung love mo talaga yung tao, hindi kakonformi doon sa ginagawa niyang masama. Kasi na-misapply natin yung essence ng love. Halimbawa, kung totoong love mo ako, di hayaan mo ako sa ginagawa ko, mayroon tayong love at kapayapaan pagka ganun. Eh that is misapplication of the meaning of love. Kasi kung love mo ang tao, hindi mo hayaan na siya ay mapapahamak. While in the other hand, yung iyong sinasaway, akala niya naman na hindi mo siya love kasi bakit mo siya sinasaway. So kailangan naman po bigyan ng paliwanag kung bakit mo siya sinasaway. Ganon din po sa church ang setup natin. We rebuke. We correct. Kasi po, love natin, hindi gusto natin mapahamak. Sa mga relationship, ganon din po. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Yan, nagsasabi ng totoo, nagagalak po tayo sa katotohanan. Hindi ito, sabi dito, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ay, love is enduring. It perseveres. Opo, kung may love talaga, nandoon yung ano yung pagtitiyaga, willing na batahin ang kung ano man ang pagdadaanan. Meron po akong napanood na video na napakaganda, yung kanyang asawa na lalaki na aksidente tapos nakumatos. Tapos napakahirap nakuma ng matagal, tapos yung babae ina-advisean siya niya ng mga kakilala niya, hayaan mo na siya sa ganyang sitwasyon, mamuhay ka naman ng iba. Kasi wala ka nang mapapala diyan eh, kasi lantang gulay ang tawag natin diyan eh sa lalaki. But the woman did not give up. Hindi siya nag-give up. Kasi sa kanyang katayuan or paninindigan, sabi niya, nagsama kami sa kasayahan tapos sa pain iiwanan ko siya. Kaya inignore niya yung lahat ng mga counsel sa kanya na sa labas na tingin niya ay hindi makakatulong doon sa kanyang asawa. Ang ginawa niya po, everyday, lahat ng therapy, lahat ng ano, ng paraan, nandoon talaga siya sa harap ng asawa niya hanggang sa nakakita ng pag-asa. At unti-unting gumagaling at lumalakas yung kanyang asawa. Natapos yung video na yung asawa niya ay, kasi hindi makapagsalita, parang nawala na sa tamang isip, hindi na niya nakikilala. Pero bumalik po yung kanyang ulira at napakaganda ng naging ending ng video. Yung lalaki, muli pong umano yung lalaki. Yung nagkaroon ng malay, nakapagsalita na kahit mabagal. Pero para sa kanya ay victory yun. Opo, mayroon po talagang victory kung tayo ay yung willingness po natin na mag-undergo kahit ano man ang pagdadaanan. Basta may pag-ibig, mananalo.
Opo, so I would like to also to quote some verses of Bible about love. Halimbawa, sa 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. Especially, siyempre kung mag-asawa po kayo, maganda po ba yung gumagawa ka ng mga gawain sa bahay tapos nagtatantrums ka? Di ba? Baka makabasag ka ng marami dyan. Maganda po kung may love, may pakanta-kanta, may pasipol-sipol. Kasi nga, mayroong love sa pagluluto, etc. Nagiging maayos ang buhay, magiging masaya ang buhay. So, sabi po dyan, sa John 3:16, siyempre, bilang popular words, nagkaroon ng kaligtasan ng tao. First John 4:8, anyone who does not love does not know God because God is love. So, love came from God and those who love knows God. Kamusta po? Yung tamang pag-ibig, ha? Hindi po yung pag-ibig na sinasabi natin na bawal. Opo. Hindi po pag-ibig yan. Init ng katawan yan. Kasalanan po yan. 1 Peter 4:8, above all, keep loving one another earnestly since love covers a multitude of sins. Yan. Napapalagpas po natin ang lahat dahil sa pag-ibig. Siyempre, we did not tolerate yung kasalanan. Atin pong sinasawa yon because of love then. And we speak the truth in love. So, good evening po. Sana ay in love pa rin po tayo. Sa Panginoon, higit sa lahat, syempre. Love God above all. And the next one is love your neighbors. Love your family. Huwag nating ibigin ang mundo. Huwag nating ibigin ang mga bagay sa mundo. At yung mga pagnanasa na ginagawa na ating mga katawan. So, magandang gabi po. Patuloy po tayong mag-ingat. Ito po yung kaibigan, Brother Randy po. From CBCF Kanlubang. Ingat po tayo. God bless po sa ating lahat. Amen.